Hello, what's up, tol? Yan po. Alpagasir 1, tol. So, pasensya na po kung ngayon lang po tayo nakauwi at nakapag-update sa inyo, nakapag-video. So, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa Panginoon natin na nasa langit ay kahit halos bawian na tayo ng buhay dahil sa binigay ng Satanas na pagsubok o pag-agaw ng buhay natin ni Satanas. Kaso nga lang hindi siya nagtagumpay at hindi pa talaga yung oras to. Kasi wala pa talaga akong lakas. Eko. Ayan po yun. Thankful po tayo dahil talagang hindi tayo pinabayaan ng Ama. Alam ko po na ako ay kahit papano ay nami-miss nyo at nag-aantay po kayo ng upload ko o update ko. So tol, ito na po, pasensya na po kayo talaga dahil sa mga nakalipas na araw, sa mga pangyayari, minabuti ko na po na maging confidential at suluhin para makapokus na din. Aswang. Aswang. Alas 8 na po, tol. Pagka-uwi ko lang po kagabi, mga alas 6, kagabi, kaninang umaga, nagpahinga ako at nagipagkulitan sa mag-ina ko, sa pamilya ko. Actually, pumunta po dito sa mama at papa kanina. Bago lang po umuwi, tol, mga pagtapos naming maghapunan. Ngayon, medyo okay na po yung pakiramdam ko. At nagpapasalamat ako sa kay tatay, hindi ko na muna papangalanan. Isa po yung isa sa ginawang ihimplo ng Panginoon upang tayo ay makasurvive sa mga insekto na ating sinuka. Ito sasabihin ko na po sa inyo, tol. Nagsusuka po ako ng insekto, tol. Gawa ng ulam at barang pinagsabay. Ngayon, may good news po ako sa inyo. Alam ko na po kung sino ang gumawa at pasensya na na hindi ko muna papangalanan. Mga commander po yan, mga bandido. Kung sino yung nasa isip nyo, malamang isa dyan sa iniisip nyo ay tama. Ngayon, dahil hindi sila nagtagumpay, maniningil ako next day. Kailangan ko munang ibalik yung lakas ko. Hindi ako papayag sa ginawa nila. Kung ano yung ginawa nila sa akin, yung barang at kulam, hindi ko yung gagawin dahil black magic yan, pang demonyo yan. Pero maniningil ako.
Siyempre dahil kahit naging okay na yung pakiramdam natin, hindi, parang kulang ako. Okay naman yung pamilya ko, mga anak ko healthy naman at nagpapasalamat ako doon. Pero siyempre bilang isang kaibigan, kapatid, turingan, bilang isang kasamahan, dinadalangin ko at hinihiling ko ngayon na naka-recover man ako, ganun din kay Kuya Bads. At hindi ko kayang matiis na ganito. Kahit nung nakaraang araw pa, pinilit ko lang talaga na maging okay yung sarili ko upang mapuntahan siya at gagawin ko kung ano yung makakaya ko. Kaya ako ngayon nagbihis. Kaya ito yung itsura ko ngayon. Pupuntahan natin si Kuya Bads doon sa ospital. Kahit 10 oras na po ng gabi, alas 8 na po ng gabi. Para hindi na ako mag-ano ba. Kasi kahit kung nandito ako, hindi ako satisfied sa chat at video call. Gusto ko na malapitan, mahawakan ko siya, makita ko siya ng personal kalagayan niya. Dahil kung nagtitiis man ako, mas grabe ang pagtitiis ni Kuya Bads. Kaya kahit gabi na tol, kahit malayo yun, mga isa at kalahating oras o dalawa, dahil medyo hinahinay lang tayo, pupuntahan natin. Dahil walang silbi, kung andito lang ako, iniisip ko siya doon, hindi ako makatulog. So mabuti nang pupuntahan mga kaya. Nagpaalam na ako sa asawa ko at sabi niya, kaya ko na ba daw magmaniho? Sabi ko, kaya ko naman. Magdandahan lang din naman ako. So si, sabi ko kay Edward, actually si Edward pumunta na kanina eh. Sabi ko sa kanya na pag alis ko ngayon, umuwi na siya dahil ako naman doon para may bantay din dito sa bahay. Mahirap na. So si Burnok tol ay tulog na po tol. Grabe yung pag ano ng bata na yun, pag titiis. Umabsent nga yun ng 3 araw dahil hindi ako iniwan, binantayan talaga ako. Actually marami namang nagbabantay doon. Ang gusto niya lang talaga ay andun siya lagi sa ano ko ba, sa tabi ko. Kaya hindi, ayaw niya na mawala ako sa paningin niya. Kaya sabi ko sa kanya na umuwi ka na at mag-aral ka. Sabi niya na hindi pa rin daw siya makapokus kung andun ako sa ano. Actually Cueva yung ano, hindi ko lang sasabihin kung saan banda. Cueva ang tinuluyan ko tol, mahigit 7 days yata, 6 days. Kaya yan yung dahilan na wala tayong upload dahil ayaw din ni tatay na magbibidyo-bidyo pa eh. Matatagalan na yung ritual kasi emergency gamutan yun eh. Pangmadalian yun. Bawal yung ano-ano, mga tawag dito, mga sagabal-sagabal ba. Kasi pang gusto kasi ni tatay, pag debusyon, debusyon talaga yan. Pag gusto niya ritual, ritual talaga yan. Wala nang ano. Pag nakalimot na lang kumain ganyan. Bans! 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 Baliw sa ko sa kuwanda be, Riksuna be. Ha? Ah? Oh, laman ng wallet. 1,000.
Rexona ba paliog ko? Ito pa barya. Jacket po na ako, be. Itong jacket, ang jacket po na ako. Ang helmet. Itong ano yung ito? Ha? Itong army? Oo. Oh, ang dito. Lumaga? Oo. Oh, ulit din ko mga alas 12 siguro, wala ko na. Nang ligo-ligo, tol. Bawal. Yan. Maraming salamat po talaga sa walang sawa niyong pagsubaybay, tol, sa mga dasal po ninyo, sa pag-aalala po ninyo. At ito na po, amin. Ito na. Hindi na ako magbandana siguro. Awa, magbandana dahil ko dahil kay abog ng hilingit. So yan, tol, abangan nyo na lang doon. Kung hindi tayo antukin doon, magla-live tayo, kundi magbibideo na tayo para alam din yung kalagayan ni Kuya Badstol, dahil hindi ko alam bakit nagsabay-sabay pa. Kaya kailangan talaga maka-recover lang, lumaban. Kaya pasensya na po sa mga kasamahan ko na patuloy na lumalaban, nagtitiis, nag-iantay ng tulong namin, sa mga nakaraang araw na bigo po kami. Gustuhin man namin pero hindi po talaga kaya ng katawan. Kaya pasensya na po talaga. Sana po ay maintindihan po ninyo. Hindi po kami nagpahinga upang magpakasarap ng buhay. Kaya may dahilan po ang lahat. Kaya abangan nyo lang po, tol, pagbabalik. Puntahan mo natin si Kuya Bads.